makikita naman natin yung kanilang mga naka-bargain. Ito po yung mga ipopost namin na super sale talaga. Tamang-tama mm-hmm. ito guys. So, nauna tayo bago palang ipost ni Ma'am. Nakita na kagad natin kung ano-ano yung mga available sa mga naka-bargain Opo. Na kanilang mga e-bike dito. 4 to 5 seaters na 4 wheels. So, ito yung literal na 4 seaters na 4 wheels yes. e-bike. Opo, pero ang presyo niya is ka-price lang ng ibang 4 wheels na 3 to 4 seaters lang. So, meaning, Opo. In-upgrade yung size niya, Opo. Pero same price lang din. Opo. Literal din na 4 to 6 seaters. Malaki rin tong unit na to, tignan nyo. Opo. Mukha pa lang talaga. Malapad na siya. Panalong panalo talaga, guys. Opo. Ang ganda. Tingnan nyo. Yan. Para siyang ano, no? Minibus ang datingan itong Opo. Unit na. Pinakamalaki natin na 4 wheels. Uy. Pinakamalaki sa lahat. Talagang pinakita na ni Ma'am yung pinakamalaking 4 wheels at pinakamalakas. Opo. Tatlo. Dito tatlo, pa pwede. Sa likod. Tatlo. Tatlo rin. Ang siyam, no? Pwede. Siyam na tao. Ito pong panel niya, touchscreen na po siya. Yan, no? Digital eh, oh. Yan. May audio system. May audio system na po siya. Oo. May reverse camera na rin. Yes, may reverse camera. Sige nga, patingin nga ng reverse camera. Yun, oh. Yun, oh. So, yan. Anong unit yan naman po yan? Ito naman sa mga limited lang po yung parking space. Yan, sa mga makikited po. Yan, sa mga iskinita. So, ito yata yung tinatawag Opo. Nilang sexing e-bike, eh, no? Opo. Ah, ito yung isang magandang three wheels din. Okay, guys. Ito at kasama na natin na mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Scott's Bike House. Bodega. Pero ngayong araw guys, dito naman tayo sa kabila nilang bodega. Pero ipapakilala ko muna sa inyo yung mga kasama natin ngayong araw, ang owner at ang napakaganda, sexy, parang dalagita, si Ma'am Ann. Hello po. Ayan, magandang araw po sa lahat ng subscriber po ni Sir Tireless. At muli po nagbabalik sa atin si Sir Tireless para mag-update po ng mga bagong units natin at mga pangmalakasan natin na units. Yun. Makikita nila ma'am, medyo iba itong lugar natin Opo. Ngayon dito. Pero, dun sila pupunta dapat sa physical tanyong. Store. Opo. O sa mismong ito physical store. Ito pong bodega natin na to is, dahil nga pupunta na dun sa physical store natin, ayan, kumuha pa tayo ng isang bodega para magkasya itong mga four wheels na to. Sige ma'am, pakibanggit muna natin sa kanila yung inyong exact address dun sa mismong physical store nyo. Sige po. Iniimbitahan ko po kayong pumasyal sa physical store po namin located at 65 Lepesayana Street, Tanyong, Marikina City. Yun. Open po tayo daily 9 a.m. to 8 p.m. po. Tapos ang mga makikita natin ngayon dito ma'am, halos karamihan four wheels po. May ibang color ng four wheels natin. Oo yan. So dito ma'am, meron tayong mga nakasale din dito. Opo, same price din naman po kung magkano po dun sa physical store natin. Ganun din po dito. Yan, opo. Yun, hindi nagbago yung presyo. Mm-hmm. Okay ma'am, so banggitin muna natin sa kanila yung exact na numero na pwede nilang tawagan kung sakaling may mga magugustuhan sila sa mga units na makikita nila dito. Opo, ayan. Kung for orders and inquiries po, message lang po kayo sa FB page namin, Scott's Bike House Bodega po, or pwede rin po kayo mag-direct message or call sa akin, 0917-103-9853. Yun. So, okay. Simulan na kagad natin to ma'am. Opo. Para malaman at makita na nila kung ano-ano yung mga available dito sa inyong bodega. Sige ma'am, ano ba yung mga available Opo. Unit dito? Upisahan po natin dito sa e-kite DF21S. Version 2 na po ito ha. Dahil po, ito po, sa mga naghahanap ng mga 4-seaters na talaga, 4 to 5 seaters na 4 wheels. So, ito yung literal na 4 seaters na 4 wheels yes. e-bike. Opo, pero ang presyo niya is ka-price lang ng ibang 4 wheels na 3 to 4 seaters lang. So, meaning, Opo. In-upgrade yung size niya, Opo. Pero same price lang din. Opo. Oh. Ayan, pakita natin ito, katulad niyan. Kung ano yung lapad ng upuan sa likod is gano'n rin po ang lapad ng upuan sa harapan ng driver's seat. Kaya po dalawang adult or dalawang adult dito, 4-seaters na po siya. Oh, apat na tao na talaga, literal. Pero kung yung bata ang sasakay lang sa likod, kaya po ng tatlo. So hanggang limang tao pala, pwedeng sumakay ngayon kaya dito. Kaya 4 to 5 seaters natin tong si e-kite DF21S version 2. So yung ganito ma'am, ano po bang specs natin dito? Ang specs nito is 1000 watts na, 60 volts, 20 amperes na rin to. Ayan, at kagandahan nito, naka-disc brake na yung likod niya. So, naka-disc brake na pala ang braking system natin. So, meaning mas accurate or mas malakas ngayon ang preno nito. Opo, yung brake nito. Kaya, at ito wala na rin itong handbrake.
Foot brake na lang ang meron nito. Kasi naka-disc brake na talaga, ma'am, eh, no? Opo. So, pagka ganito, syempre, mas malaki or mas marami ang pwedeng makasakay sa kanya. Opo. Gano'ng kabigat na po yung maximum load weight capacity dito, niya? Dito, naka-note po sa kanya dito is 250 to 350 na, sir. Yun. Ayan. Ito naman, guys. Oh. Nakalagay na talaga. Sobrang bigat nang pwedeng sumakay sa ganitong unit. And then sa range naman, ma'am, gaano kalayo na yung nararating nito? Nito is ano at 20 to 30. 20 to 30? Opo. Tama ba? Kilometers? Opo. O yan, 30 to 40. Basta estimated lang po natin doon kasi depende po sa gamit at sa charge ng unit. So malayo na rin po ang nararating niya sa isang full charge. Opo. So sa ganito, ma'am, hindi naman po ba malakas sa kuryente yan, sa konsumo? Ah, hindi naman. Yan. Lahat naman ng mga e-bikes natin is maliit lang ang konsumo sa kuryente. Napansin ko, ma'am, may crown lights na. May crown light na, may reverse cam. May mini driving light. Opo. Opo. Ay, mini driving light, ayan, meron na rin siya. Tapos, sir, si E-Kite lang ang may free na toolkit. May toolkit pang kasama. Ipapakita natin yung toolkit niya. Okay. May kasamang toolkit, guys. Ayan, sir, pakita lang natin ito, sir, yung reverse cam niya, ayan. Ito, reverse camera. Reverse cam niya, tapos yung automatic wiper po. Ayan, sir, yung reverse cam mo, ayan. Ayun, kapag umaatras. Kapag umaatras po. Automatic na lalabas na kada dito sa monitor, ma'am, no? Tapos mini fan, meron na. May audio system na rin to. Audio system. Ayan yung speaker niya, kabilaan yung speaker din niya. Yes. Tapos adjustable armrest, ma'am, no? Oo. Mm. Tapos buksan natin yung convertible to cargo na. At yung headrest niya, sir. Kasing Kasing lapad na rin ng upuan, ma'am. Opo, hindi tulad ng iba na lang. Talagang hindi nabitin. Oo. Kahit humiga sila dyan, pwedeng-pwede na. Ayan. Yun, no? Ayan, sir. Ay, sorry, sir. Ito pala, hindi siya convertible to cargo. Bali, ito lang yung compartment niya. Saka itong la compartment pa sa likod. Closed basket. So, compartment type siya. Opo. Oo, dahil malaki na yung upuan niya, hindi na siya naiko-convert into cargo. Pag binuksan mo yan or pag may ilalagay ka yan, automatic, isasarado mo rin. Opo, ito yung pre-toolkit niya. Ayan, yung toolkit. Ayan, pag magpapalit kayo ng gulo, meron na siyang jack. Uy, may jack na kasama. Opo, tapos yan yung mga iba pang tools niya. Hindi na natin may lalabas. Pero ito, si 4 wheels lang na E-Kite DF28 ang may free toolkit. Opo. Yan. So, napakarami niya palang nadagdag sa kanya, no? Opo, may sa toolkit, version 2. Meron din siyang extra tire rig mags, adjustable armrest, size 100 by 90 by 8 yung sukat by ng gulong niya. At may mini driving light. Mm-hmm. Ayan yung mga inano ng version 2. So maraming nabago at nadagdag sa unit na to, ma'am, no? Tapos yun nga po, literal na 4 to 5 seaters na po siya compare sa ibang 4 wheels. Mas pinalaki na ngayon yung sukat niya or yung size. Mas marami na ang pwedeng makakasakay sa unit na to. Oo. Mm-hmm. So yung ganito, ma'am, nasa magkano naman po ang presyo? Ito, sir, is dating 70,000. Ngayon, binibigay namin ng 67,000. Dating 70, ma'am? Opo. Ngayon, 67. Less 3,000 pesos tayo ngayon dito, guys. Opo. Tapos sa mga available kulay naman, ito, kung mapapansin nyo, yung pinapakita natin, no? Purple blue. Opo, chameleon blue. Chameleon blue or galaxy blue. Ang ganda, guys. Opo. May bumper na rin yan. May bumper na rin siyang kasama. May trapal na rin, syempre. Kompleto na rin, sir. Wala na rin sila i-upgrade dito. Ayan. Lahat ng mga dapat i-upgrade, na-i-upgrade na sa unit na to, ma'am, no? Opo. At ang mga available pa nating kulay, ito. Si Army Green. Army Green. Ayan. Tapos ayan, may color red pa tayo. Ayan, yung kulay red. Ang ganda red. Pulang-pula, oh. Itong blue, ma'am. Ito naman, ito naman po sa mga naghahanap ng mataas na watts na po. Okay. Ito po is naka 1,500 watts na po. Si Luda C1 Plus. Luda C1, C1 Plus. Plus. Opo. 1,500 watts. Naka 60 volts, 20 amperes na rin po. So, ito yung unit na mas malakas humatak, ma'am. Opo. At hindi naman po ng bigat na pwede sumakay sa kanya. 250 to 350 load capacity na rin po. Mas powerful lang yung motor niya, ma'am. Yes, no? Opo. Tapos, ayan, yung load capacity niya or yung capacity na pwedeng sumakay sa kanya. 250 to 350 din, sir. Oo, yung bigat. Pero yung tao, ma'am, ilan po? Ayan, sir? Sa natin. Yun, no? Ayan. Ayan, sir, 3 to 4 seaters lang to. Kasi isa lang ang pwedeng sumakay sa harapan. Okay, 3 to 4 seaters. Ito yata yung puti, ito, ma'am. Ito, pakita natin itong white. Ayan. Ayan yung white, Kagandahan lang nito, sir, yung reverse cam niya. Ito, may ilaw na siya. Ayan, may ilaw na. Okay. At ito, pwede mo ng mirror.
pagka hindi nakabukas yung ano, reverse camera niya, no? Parang salamin lang, salamin, ma'am, no? Salamin, opo. Pero pagka nag-reverse ka, automatic lalabas na rin dyan yung kuha ng reverse yun, camera, no? Yun, tama po. Oh, ayun. Tapos ito yung panel niya. Ayun, no? Ayun, yun, yun, yun. Sinampol, ayan. Sinampol, o. Ayan, kita niyo yung likod niya ngayon. Diba kahit madilim na, ma'am, kita pa rin, no? Opo. Maliwanag. Maliwanag. Kasi yun yung panel niya. Ayun, no? Digital panel. Mm-hmm. Drive and reverse, no? Speed selector niya. Speed selector. Opo. Oh, tapos ayan, may brake na rin siya dito sa manibela niya. May bulsa rin, no? System audio system. Yan. At malapad po talaga yung ano niyan, harapan. Ayan, no? Hindi na po tatama yung mga tuhod sa harapan. So, maluwag yung kanyang, yung pinaka tawag dito. Mm-hmm. Leg room. Oo. Tapos adjustable na rin po yung mga armrest niyan, harap likod. Hindi na mahirapang sumakay, ma'am, no? Opo. At ito yung nagiging cargo, sir. Convertible to cargo. Okay. Ayan. Ay, bababa ngayon yung passenger seat niya na i-convert into cargo, ma'am. Opo, ito kaya po may hydraulic siya. Yung kanina pa wala, di ba, si E-Kite DF21, wala. Ito po meron. So, hindi nakakalampag, ma'am, no? Opo, ayan. Dahan-dahan na siyang bubukas ngayon. Opo, ayan. Okay. Tapos dito naman po nakalagay yung battery niya sa driver seat. So, mas mataas, ma'am. Hindi na para abutin ng baha. Ayan. Tapos ang mga libre din ito, Trapal. Trapal, minifan. Minifan. At ito, ano lang siya, may... Parang may ilaw na rin siya, ma'am, eh. Ayun, oh, may wire, oh. Ah, may wire, oo, po. Oo, may ilaw na rin yan, ma'am. O, check natin. Signal light. Ayun, oh, may ilaw na rin, may signal light. May ilaw na rin siya, ayun, oh. Bukod dito sa main signal light natin, meron pa tayong extra signal light sa side mirror. Opo. At sobrang liwanag ng ating crown light, guys. Kung makikita nyo, mapapansin nyo dito, LED na po kasi yan. Pati yung main headlight natin, sobrang liwanag din yan, guys. May daytime running light pa, may bumper, may basket sa unahan. May basket din at closed basket sa likod at nagiging compartment din or cargo. Ayan. Yun, no, kita nyo? May pa-free mating pa yan. May mating pa yung loob ng kanyang cargo. Charger po nito. Charger. Tsaka, napansin nyo ba, guys, hindi siya kumalampag. Sa iba, kakalampag yan. Pero ito, dahan-dahan siyang bumukas ang walang ingay. Mm-hmm, o, diba? Tapos, hydraulic kasi. Opo, tama. Ito yung spare tire niya. At ito, yung headrest niya, maganda na rin. Malapad. Malapad, ano? Malapad na rin po. Solid na rin pala itong ganitong klaseng unit. Opo. Diba? Si Luda C1 Plus version 2. Dahil meron na nga po tayong version 1 na stocks. Mm-hmm. Yung po yung 1,200 watts na, ma'am po. So, ito, ma'am, 1.5 watts. Gano'ng katagal charging time nito? Same din po sa ibang unit na 60 volts, 20 amperes, 10 to 12 hours po. 10 to 12 hours. Then, and then sa distance na sa pwede niyang marating? 20 to 30 din po. 20 to 30. Mm-hmm. Tapos nabanggit naman natin kanina, same lang nung maximum load weight capacity. Opo, 250 to 350 naman. Okay. Po. So sa ganyan, ma'am, magkano naman po ang presyo natin? Ito, sir, is 65,000 na lang. 65? Opo. Ito yung dati nating 68 to 70,000. Mm-hmm. Ngayon, 65,000 pesos na lang. Kasama na po lahat yung mga previous na nabanggit natin. Napakaganda, no? So ano-ano po ba mga kulay na available dyan? Ito po is yung white, yung light blue, light at blue, meron ganda pa tayong yellow. May yellow pa. Opo, nandun-nandun sa kabilang bodega natin. Mm, marami pa palang option pagdating sa kulay, ano? So yan, anong unit yan naman po yan? Ito naman sa mga limited lang po yung parking space, yan sa mga makikited po. Yan, sa mga iskinita, si Super Poseidon 201 naman po. So, ito yata yung tinatawag nilang sexing e-bike, eh, no? Opo, yan. Ayan, kung mapapansin nyo kasi, napaka-kitted lang. Pero, huwag nyong i-smulin tong ganitong klaseng unit dahil 800 watts na rin po ito, ma'am, no? Opo, 800 watts na rin to, 60 volts, 20 amperes na to. And then, 3 hanggang 4 na tao na rin po ang makakasakay sa kanya. Opo, ang pwede sumakay sa kanya. Tsaka kung mapapansin nyo yung harapan niya, talagang sobrang ganda at napaka-pogi rin talaga, eh, oh. Opo, at naka-display na po yung ano niya, ha? Yun ang maganda. Naka-disc brake na po yung front wheel niya. Front disc brake, aluminum mags, tubeless tire, guys. Opo. Tapos yung color niya, sir, chameleon, gray-purple. Gray-purple ang datingan. Automatic wiper automatic na rin. Automatic wiper at yung side mirror niya maganda rin, no? Adjustable, talagang opo, naipapasok, no? Yan. Ang iskinita talaga yung datingan opo, itong yung unit ano nito, na to, no? Opo, yan, ayun, maganda siya. Yung vibes niya talagang kung limited ang parking space nyo, ito yung kunin opo nyo. Saktong-sakto to talaga sa pangsingitan. Ito at po, talagang pang overtake pwede to yun. Ganda, oh. Pwede. Yan yung ano niya, oh. Digital panel, digital ano? Digital panel na rin po. Saka naka-intact na yung kanyang panel gauge sa mismong dashboard. May hazard. Tapos, busina, signal light, syempre. Drive and reverse. Drive and reverse. At may parking mode na rin to, oh. Oh, may parking mode. So, safety yan. Safety opo features niya yan, guys. Mm-hmm. Kapag naka-park mode yan,
kahit pihitin mo ng pihitin yung kanyang accelerator, hindi basta-basta under yung unit, no? Safe po sa pagka may nakasakay na bata sa unahan. Yes. Mm. And then itong unit na to, guys, convertible na rin siya into cargo, may basket na rin sa likod. Kaya sobrang functional at marami na rin talaga kayong pwedeng mailagay sa ganitong unit. Oh, ito ma'am, yung ganito, gaano kalayo na po ba yung distance na nararating niyan? Same lang din po, is 20 to 30. 20 to 30 kilometers. Ang charging time din po is 10 to 12 hours din 10 po. To 12 hours. Okay, so magkano naman po ang presyuhan natin sa ganyang kagandang unit, ma'am? Ito sir, dati talagang 48 to 50,000 to sir. Mm-hmm. Ngayon, 43,000 na lang. 43,000 na lang pala to. So naka-markdown pa rin talaga tayo super ngayon, ma'am, no? Super markdown talaga to, si Super Poseidon. Yun, super markdown. Kaya naman talaga yung mga presyo natin, lahat ng binabanggit natin, may bawas na hindi lang basta 500, ha, kundi libo-libo yung binabawas na presyo ngayon ni Ma'am Ann dahil super markdown, paubos sale tayo ngayon, ma'am. Opo. Yes, di ba? Ano po ba yung mga kulay ni... Meron tayong color blue nito. Color blue. Ayan, may mga kulay at pagpipilian pa pala kayo, no? Mm-hmm. Pagdating sa kulay. Ito, mas murang three wheels, ma'am. Opo, mga pang-pamilya, pang service or pang negosyo, pwedeng-pwede po ito. Mm-hmm. Si Cheetah version 1. Cheetah version 1. Cheetah version 1, gawa po ni Sumero. Uy, so... Kaya talagang ano nyo po na, quality talaga at matibay, heavy duty. Quality, heavy duty. Opo. Etong e-bike na to. Sa mga bakal pala ng mga brackets na ginamit. Mm-hmm. Ayan, basket. Maganda po talaga. At yung signal light niya, nandito na sa may handlebar. Yan. Ayan o. Talagang opo. Visible na tayo ngayon dyan. Ay, color orange. Ayan. Orange, black. Black. At meron pa tayong color red nito. May red pa. Opo. Ang ito po is 850 watts na. Mm-hmm. 48 volts, 20 amperes na. Ayan. So, yung ganyan ma'am, ilang tao na po nakakasakay dyan? Ito sir, 3 to 4 seaters din. 3 to 4. Sobrang lapad po ng likod niya. Oo nga, napansin ko nga yung kanyang upuan, no? Sobrang lapad. Opo. At yung mga bracket niya ma'am, talagang may mga rubber. Opo. Para yung... talagang walang langit-ngit. Opo. At talagang matibay. Tapos high... yung mga bracket niya sa bubong, may mga bracket din sa bubong. Oo. Kaya tsaka, hindi basta-basta lulundin. High ceiling siya ma'am, mataas yung kanyang bubong. Kaya kahit, talagang kahit matangkad yung uupo dyan, okay na okay ma'am, no? Yes. Tsaka ito guys ha, nagiging cargo din. Opo, nagiging may basket cargo sa likod, may basket sa unahan, digital panel gauge, may hazard. And may then hazard. Ito ma'am, stainless tapalodo. Opo, stainless tapalodo na to. Size at may 10. Underglow lights lang to ha, hindi lang natin mapakita dahil hindi pa po nakakabit yung battery. Okay. May so underglow lights. May underglow lights pa guys, kung makikita nyo. Neon lights, extra visibility sa gabi. Tapos disc brake na rin pala tayo rito, ma'am. Opo, disc brake na rin yung harap niyan. Mm-hmm. 10 inches, naka-alloy mat. Yes, so mataas ang ground clearance natin sa ganitong unit. Okay. Gano'ng kalayo na po yung distance na nararating nito, ma'am? Ano po, 20 to 30 rin po. 20 to 30, and then yung kanyang charging time? Charging time, 8 to 10 hours po. 8 to 10 pag hours. Pag 48 volts naman po, 20 amperes. Yan. Okay. So magkano naman po ba ang presyo nito? Dito kanina? Sir, dating 45,000. Mm-hmm. Ngayon po is 41,000 na lang. 41,000. So hindi nga tayo nagkamali sa ating binansag sa unit na to. Murang pampamilyang 3 wheels, ma'am. Talagang murang-mura at mababa ang presyo. Okay. So yun nga, binanggit na sa atin ni Ma'am Ann yung mga kulay na available at mga kulay na pwede nyong pagpilian. Ang wala lang dito yung red, ma'am. Opo, yung red. Mm. So ayan yung mga kulay niya, guys. Orange, maganda, oh. Black at red. Meron pa tayo. Yes. And then, ang ating next unit naman, ma'am. Ito, dito muna tayo sa... Ito, pinakamalaki natin na 4 wheels. Uy! Pinakamalaki sa lahat. Talagang pinakita na ni Ma'am yung pinakamalaking 4 wheels at pinakamalakas sa lahat ng 4 wheels, guys. Ito, ayan, sir, si E-Kite DF23. E-Kite DF23. Opo, 6 to 8 seaters na siya, sir. Oh, wow. 6 to 8 seaters. Ayan, golf car. Or shuttle, ayan. Shuttle service, ma'am. At ito yung naka-power steering natin, sir, ayun. Na 4-wheel. Kaya pala ganito na yung manibela niya dahil power steering na siya, ma'am. Para ka nang nakasasakyan. Wow! Tsaka kung papansin ninyo yung sukat ng kanyang mga upuan, talagang ang luluwag at ang lalaki, opo. Ma'am. Tatlo. Dito tatlo, pa, sir, pwede. Sa likod, tatlo. Tatlo rin. Parang siyam, no? Pwede. Siyam na tao. So, yung mga sakto lang ang size ng orbigat. So, itong unit na to, 8 to 9 seater talaga. Opo, no? Pwede. Tapos kung papasin niyo naman yung sukat ng kanyang gulong is talagang sobrang laki. Kahit na overload, opo. Or wag naman nating i-overload, opo. Kahit na puno kayo,
hanggang 9 na tao, eh hindi basta-basta bibigay dahil 100 by 90 by 10 na po ang sukat ng kanyang gulong, di ba? At naka-alloy mags na alloy po mags. Oo. At lahat po may hawakan. May safety handrails. Merong ano? May seat belt. May seat belt. Mm. Ayan. Tsaka kung papansinin nila yung mating dito, mama, stainless matting. Stainless na po yung matting niya, no po. Ayan, no? Talagang hindi na para kakalawangin pa. At ito pa, ma'am. Mm. Meron siyang extra power dahil meron siyang uphill assist. Yun, uphill no? Assist. O, teka muna. Gano nga ba ang motor power natin dito? Ito, sir, is 1,800 watts na po. Mm-hmm. Naka 60 volts, 45 amperes na siya. Oh, narinig nyo, guys. 1,800 watts plus uphill assist. Baka kahit na ganyan eh, or kung ganyan eh, sa suma total niya, baka umabot ng 2,000 watts yan dahil dyan sa uphill assist kung na yan. Kung tutulungan kayong umakyat nito, kahit mabigat po yung nakasakay. Yes, totoo yan. Oh. Talagang extra power ang ibinibigay ng uphill assist na yan, lalo na sa mga ahon at kapag kapunong-puno ang inyong unit. So, yung ganito, ma'am, gaano kabigat po ang kanyang maximum load weight capacity? Dito, 350 to 400, sir, pwede. 350 to 400 kilos, no? Mm-hmm. Sobrang bigat na rin pala na pwedeng i-load sa ganitong klaseng unit. Kasi po, kung 6 to 8 seater siya, or mm-hmm. yung 4, maabot pa ng 9, mga ganun kabigat po, pwedeng-pwede. So, yung ganito, gaano katagal chinacharge to? Ito, sir, mga ano na to, pwede naman po nilang hati-hatiin yung 12 hours to 15 hours. Pwede naman po kasi nga po 60 volts, 45 amperes na to. Tapos yung sa isang full charge niya, yung distance na nararating niya is? 40 to 50 na rin po. 40 to 50 kilometers ang pwede niyang marating sa isang full charge. Pero depende pa rin ha sa driving habit nyo, sa road condition, at sa dami ng pwedeng sumaka or sa dami ng nakasakay sa kanya, no? Mapapansin nyo dito sa unahan, ma'am, may bumper na, oh. May bumper na rin po. Mm-hmm. At yung ano yun, sir, sobrang laki talaga ng windshield niya. Yes, tignan nyo. At yung wiper niya. Talagang yan. Kitang-kita ang dapat makita sa sobrang laki ng kanyang windshield, niya, no? May crown light, may mini fan, di ba? At mataas na yung ano yun, sir, yung clearance niya sa ground. Yung ganito ba, ma'am, meron na rin siyang kasamang back camera or reverse camera? Dito po. Meron na rin, ano? Ito po yung check natin panel, niya. Panel niya. Oo. Ito pong panel niya, touchscreen na po siya. Ayan, oh. Digital, eh, oh. Ayan. May audio system. May audio system na po siya. Oo. Ayan, oh. Tapos, may reverse camera na rin. Yes, may reverse sige camera. Sige nga, patingin nga ng reverse camera. Ayun, oh. May reverse camera na. May reverse camera na nga talaga siya, guys. Kitang, ayan, oh. Kita niyo yun? Parang may pusit dun sa likod, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Reverse camera, audio system, pwede rin, ano? Tapos, meron na rin siyang, or yung pinaka accelerator niya is pedal type na. Ayan, oh, pati yung foot brake niya, pedal type na rin talaga, guys. Di ba? Parang sasakyan na rin talaga itong yung itadrive na to. Handbrake niya, sir. Ito yung handbrake niya. Ayan yung handbrake niya, oh. Yeah, sobrang accessible na dahil inangat na yung handbrake, ma'am. Nasa taas na. Ayan, oh. Sa mga PWD, sir, or kaya mga senior, kayang-kaya pa nilang i-drive to. Hindi po siya mahirap i-drive. Dahil nga po, nandito na yung, ano niya, naapakan na lang po yung accelerator yun niya. Eh. Put pedal na tawag sa kanya, po. Ma'am, no? Tapos ito yung busina niya, nandito. Mm-hmm. Parang sasakyan na talaga, ma'am. Opo. At ang kagandahan pa nito, sir, may roof luggage. Yun, may top luggage rack. Meron din siyang extra tire with mugs. Meron. With cover. Ha? Opo, may cover with na. Cover pa yan. Kaya talaga namang sulit at talagang panalong panalong. 125 niya. Yan. 125. So nakita nyo naman, guys, talagang hitik na hitik sa freebies at mga features itong ganito kalaking unit sa Scotts. Kaya ngayon, ma'am, alamin naman natin kung sulit ba yung sa dinami-dami ng mga nakakabit na freebies at features nito sa kanyang presyo, ma'am. Sige, ma'am. Opo. Ito, sir, dating 135,000. Mm-hmm. Ngayon, binibigay na lang namin ng 128,000. Yun, oh, 128,000 pesos na lang, guys. Opo. May free travel na rin to, sir, ha? Hindi na po nakakabit pa. Mm-hmm. Ma'am, ayan. Di mo nga sa may bandang unahan, ma'am. Pakita mo lang sa kanila. Ayan, oh. Mm. Isang posing naman dyan na pangmalakasan. Sige nga, ma'am. Ayan, oh. Oh. Ayan. Oh. Oh, sige. Pang madam na madam to, charot. Yun. Oh, diba? Ayan. Ang ganda. Bagay na bagay sa ating boss madam, syempre. Ayan, oh. Mm. Mm-hmm. Panalo. Oh, isang smile naman dyan, ma'am. Oh, diba? Tumunawan nyo na siya. Oh, yan, ha. 128,000 pesos po. Yung ganitong kalaking unit. At yung compartment niya, sir, nakalimutan natin, nandito. Ay, meron pa. Pa, buksan natin yung compartment niya. May compartment niya. Pa pala siya bukod dito sa top luggage rack niya, meron pa siyang extra compartment dito, guys. Ayan, pakita natin.
Yun oh, talagang kompleto, no? Mm-hmm. Shuttle pwede. Service, pwedeng-pwede, guys. Ayun oh, talagang oh, may mga paglalagyan pa. Pwede na humiga si Rojem dyan. Oh, Rojem, higa na. Hello. Oh. May mga kulay pa ba yan, ma'am? Bud ito po, pula? Sir. Ito na lang po. Ito na lang. Pula na talaga. Yes, last one na lang, opo, no? Opo, last one na natin. Kaya talagang ito. Nakasale na tayo. Opo. Yun. Ayan. Mm-hmm. Tapos dito naman tayo sa isa pa nating three wheels. Ay, mga bagong deliver lang kasi to, sir. May, ayan, ah, may toolkit din. Ah, may si Ika ito. Ah, may libreng toolkit din. Meron pa bang compartment? Wait lang. Tingnan. Meron yan. Meron pa yata yun sa likod. Pati yun? Compartment pa rin yan? Ito pa ganun. Kasi nandito. Ito yung ano yun. Pabaliktad. Pabaliktad dito. Yun. Ayun, oh, sige, wait natin. Ala, ang dami pala. Ayan, sir. Meron pa rin siyang compartment sa likod. Ayan, sir. Yung trapal niya. Yung libreng toolkit. At yung charger niya. 60 volts, 45 amperes po. Ayun. So, ayan, marami pala talaga siyang kasama. Compartment. No? At nandito po sa gitna, yung battery niya. Ah, may battery sa gitna. Siyempre. Opo. Bali, dalawa gitna. Yung compartment natin na malaki. Plus, may luggage rack pa po dyan. Mm-hmm. At ito yung sa battery na ma'am. Ayun. Po. Kompleto talaga, ma'am. Opo, kompletong-kompleto. Oh, ito namang balot na unit na to. Ano naman ito yan? Ito, sir. Kadarating lang kasi yung deliver natin. Parang ginaw na ginaw, eh. Oh. Ayan. Ah, si, ito yung isang magandang three wheels din. Opo, si Super 005B. Mm-hmm. Ayan, pang pamilya rin po ito, sir. Naka 800 watts na, 60 volts, 20 amperes na po. So pagkakaalam ko yung sa ganitong klaseng unit, ito yung isa sa mga three wheels na naunang design. Opo, nauna. Pero kung papansinin nyo yung forma niya, eh hindi nalalaos at hindi na pag-iiwanan. Opo. Dahil sa sobrang ganda ng forma at ng datingan ng unit na to. Kumbaga, hindi siya na de-depreciate, ma'am, yun. Opo, saka yung upgrade naman po nila, naka-front disc brake na po siya. Yan, dating naka-drum brake, ngayon, in-upgrade na ng disc brake. Naka-disc brake na rin po. Size 10 na rin yung sukat ng kanyang gulong, stainless na palodo, aluminum mags. Siyempre, tubeless na rin yung ating gulong. Ayan, kagandahan nito. Meron din yung audio system na, yes, sir. Yes, may audio system at may aircon. Oh. Aircon. Ayan, may mini, mini pa na siya. Digital panel, digital automatic panel. Wiper. May foot brake, hand brake, sir. Yan, meron din. Check na lang nila sa page namin, sir. Posted naman po yan. Yung picture nito at yung full specs po ng unit na to. Yun. Magkano naman po yung ganyan, ma'am? Ito, sir. Super markdown. Dating 55 to 60,000, sir. Ngayon, 52,000 na lang. Uy, 52,000 pesos. So, less 8,000 pesos. Opo. Dati po talaga itong 58 to 60 pa po at itong unit na to. Napakalaki na pala. Ngayon, super markdown. 52,000 na lang, sir. Wow. Ayan. Grabe. Presyong pamigay na, ma'am, no? Opo. Kaya sangka pa. Pasyalan nyo na lang dito yan sa bodega ng Scotts. Tawagan nyo na kagad yung numerong nandiyan sa description box, guys, para makuha nyo kagad yung mga units na mga magugustuhan nyo ngayon dito. Opo. So, yung unit naman na nandiyan sa likod mo, ito, ma'am. Ito, sir. Ito naman talaga ang literal din na 4 to 6 seaters. Malaki rin tong four unit wheels na to, eh, no? Tignan nyo. Opo. Mukha pa lang talaga. Malapad na siya. Panalong-panalo talaga, guys. Opo. Ang ganda. Tignan nyo. Ayan. Wow. Para siyang ano, no? Mini bus ang datingan nitong opo unit na to. Ito, sir, hindi pa lang po kasi nakabuo dahil bagong deliver lang din po. Masi-check nyo rin po ito sa page namin. Marami po kami inquiries nito. At bestseller rin po itong si Super 203. Mm. 1,500 watts na po. 60 volts, 45 amperes na rin po. Yan. So, ulitin ko lang yung binabanggit ni Ma'am Ann, guys. Ha? Hindi pa lang siya totally fully assembled dahil kararating at kalalapag lang talaga nito. Pero kapag nakita nyo tong unit na to, guys, talagang magugustuhan nyo dahil saradong-sarado siya, mataas yung kanyang bubong, at talaga namang napakaganda at napakapogi itong unit na to. Nakaano na siya? Power steering, guys. Ayan, oh. Steering wheel na siya, may audio system, naka-remote na rin. Ayan, oh. Remote na rin tayo. Ayan, dito na rin yung ano niya, sir. Accelerator niya, yan. Foot pedal na rin. Tapos, foot accelerator na rin. Opo. Pati yung kanyang foot brake. Tapos yung handbrake niya. Yun, no? Kakaiba rin yung itsura ng handbrake nito, guys. Oh. Talagang pang diinan na parang pang malakasan na rin. Parang nasasakyan na po talaga siya. Ayan, yung sa wiper. Nasa manibela na rin lahat ng function, no? Opo, ayan. On and off ng ilaw, on and off ng wiper, yung busina. Talagang nandiyan na rin. Tapos ito po, compartment dito. Ayan. Tapos dito, compartment din to. Ayan. May compartment din sa likod. Compartment din, ano? Opo. Ayan. Ayan. So, may storage pa rin talaga, storage, ma'am. Storage pa rin po. Ayan. Tapos, yung binanggit mo, 4 to 6 seaters. Opo. Eh, ito, sir. Maganda rin yung ano ito, ha? Leather nito, ha? Oo. Ayun. Maalala ko na nga rin pala, speaking of leather, yung kanyang upuan, guys, maging yung kanyang sandalan, is parang sofa. Parang sofa po yung design niya, yung parang style. Parang couch. Couch style. Opo.
And then sa mga magtatanong ha, ng sukat ng kanyang gulong, 100 by 90 by 10 po. 10 inches. Tubeless, aluminum mags, talagang napakaganda. Opo. At talagang komportabling gamitin itong mm-hmm. ganitong klaseng. Saka yung quality ng material, sir, nito maganda talaga, yes, makapal. Premium talaga, no? Premium, opo. Hard plastic. Yung mga ginamit na materyales sa kanya, talaga namang sulit at talagang pangmalakasan itong mm-hmm. unit na to. So yung ganyan, ma'am, gano'ng kalayo na ba yung distance na nararating yan? Ito, sir, is 30 to 40 rin po. 30 to 40, mm-hmm. okay. Ang charging time niya po is 12 to 15 hours, pero pwede nyo lang pong orasan ng 4 hours po. Mm. Kung hindi nyo po siya asin totally na machi-charge ng gano'n. Tapos yung distance na nararating niya, ma'am, gano'ng kalayo? Distance po is 30 to 40 po. 30 to 40 and then yung bigat ng pwedeng sumakay? Hanggang 250 to 350 load capacity. Okay. So magkano naman po ba ang presyo natin sa ganyan? Ito, sir, dating 100,000. Mm-hmm. Ngayon po, ibibigay namin ng 96,000 na lang, uy, sir. Less 4,000 pesos naman tayo rito. Mm-hmm. So narinig nyo naman, guys, ano, lahat ng mga binabanggit nating mga unit dito ay talagang naka-markdown at sobrang bawas ang presyo ng kada unit natin dito. Super sale. Super ayan. Sale. Ngayon tayo dito sa Scotts. Kaya ano pang iniintay nyo, ha? Pag napapanood nyo yung video natin ngayon, i-like nyo na, share nyo na rin, at tignan nyo na yung comment section, maging yung description box, para makuha nyo na kagad lahat ng unit na mga magugustuhan nyo rito. Opo. So bukod sa mga to, ma'am, meron ka pa bang ipapakita sa amin dyan? Ayun, yung sa mga ano naman, bargain or nakasale natin na mga two wheels. Uy! Sige, ayan. May mga bargain pa pala tayo rito. So dito sa loob, makikita naman natin yung kanilang mga naka-bargain two wheels, ma'am. Ayan, hindi pa lang po siya mga buo, sir, mga dalkulang pa yung mga piyesa niya, pero ito po yung mga ipapost namin na super sale talaga. Super sale. So tamang-tama ito, guys. So nauna tayo bago pa lang i-post ni Mohan. Nakita na kagad natin kung ano-ano yung mga available sa mga naka-bargain na kanilang mga e-bike dito. So kung mga mapapansin nyo nga, guys, no, kulang-kulang yung kanyang mga pyesa. Kulang piyesa. Pa lang siya ng parts. Opo. Yan, hindi pa totally full assembled. Opo. Pero bago namin i-release to is talagang gagamitin na lang. Working and good condition. Ayun, running condition. Po. Yan. Ito po, nagre-range ng 9,000 to 10,000 only. Oh, ganun lang kababa. Yun, ganun lang po kababa. Katulad yung si Wosu, dating 12 to 13,000, baka makuha lang nila ng 10,000 yan. Oh, opo, paunahan na lang, ipapost namin sa page or pwede rin po kayong mag-visit nga po sa aming bodega. So, pinakamura, 9,000. 9,000, opo. Pero yung mga pinanggalingang presyo niyan, siguro mga nasa 14 to 15,000, ano? 12 to 13,000, 14 to 15, ayan. So, 9,000 na lang, guys, may mga makukuha na kayong e-bike dito. Pero kapag kukunin nyo naman yan ng installment via home credit, mas mababa nyo pa may uuwi yan. Opo, pwede nyo rin itong i-avail ng home credit. 2,500 to 3,000 ang down payment sa home credit. Yun o, 2,200, tama ka na? 2,500. 2,500 to 3,500. Yes. May e-bike na sila, ma'am. Opo. Yun. Ano-ano nga ba yung mga requirements natin sa home credit, ma'am? 2 valid ID lang po. At kung may trabaho po kayo, payslip, magdala na rin po kayo. At proof of billing, yan, para sigurado po ka na ma-approve kayo ng home credit. Okay, gano'ng katagal naman nila huhulugan yan, ma'am? Depende po sa inyo kung gusto niya ng 3 months, 6 months, 9 months, or 1 year. Yun, ang maganda kasi sa home credit, guys, kung wala kang pang-cash, opo, pwede mo siyang hulugan monthly, hindi ka mabibigla sa paggastos or paglabas ng pera. Opo. Pwede mo pang gamitin yung pera mo pampuhunan sa negosyo, ma'am, no? Opo. Tsaka mo na lang siya hulug-hulugan kada buwan. Opo. O, diba? So, dito, ma'am, nakakapag-deliver naman tayo nationwide, ano? Opo, pwede pong COD sa mga province po. Kung hindi na po kaya ng pang-deliver na motor namin or sasakyan, pwede pong tracking naman po. Meron yan. Po tayong tracking. And then, sa mga nagtatanong naman ng ating mga warranty, ano ayan. Po ba warranty natin dito kay Scotts? Mm-hmm. Ayan, meron po tayong warranty katulad sa mga two wheels e-bike natin. Meron tayong 1 week to 1 month warranty sa motor, battery, at controller. Mm-hmm. At huwag po silang mag-alala dahil meron din po tayong after sales. Pwede po kayo magpa-home service sa mga mekaniko po namin. Pwede po kayong tumawag or mag-message po sa page namin para ma-schedule po kayo ng home service po. Yan, o, diba? So wala talaga tayong pangamba. Mm-hmm.
dito kay La Ma'am Ann or dito sa Scotts dahil narinig nyo naman lahat ng detalye ng kanilang mga e-bike at mga proseso nila rito. Ma'am, so baka meron ka pang gustong idagdag or ihabol sa mga naipakita natin or baka meron pa silang mga aabangan sa mga susunod pa nating pagbalik dito sa bodega nyo po. Ayan po, yun nga po, mag-like and follow lang po kayo sa FB page namin, Scotts Bike House Bodega po, para updated po kayo sa mga dumarating namin na units everyday. Lagi pong may bago, may mga sale. Ayan po, at mag-like and follow na rin po kayo sa FB page ni Sir Tyrannus po, at sa YouTube channel. Yan. Subscribe na rin po kayo. Yun, baka meron kang gustong i-shoutout or batiin, ma'am. Sige po. Wala naman po. Opo, yun, medyo nahihiya si Ma'am Ann eh, pero okay lang yan. Magpapasalamat din tayo, syempre, sa lahat ng bumubuo ng Scotts dahil patuloy nila tayo napapayagang makapag-vlog at naibabahagi natin yung mga available nilang mura at quality na mga e-bike dito. So maraming salamat, Ma'am Ann, at shoutout na rin, big shoutout sa buong team ng Scotts Bike House Bodega. Kung may mga nagustuhan kayo dito, guys, special na lang kayo. More power and God bless po, Scotts. Thank you. Bodega. Alright.